Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Isang milagro mula sa langit. Ito daw ang nagpapatotoo ng ating pananampalataya. Pero ang hindi natin nakikita, araw-araw nangyayari ang milagro sa ating harapan sa pinakasimpleng paraan, mula sa hindi inaasahang pagtulong ng kapwa hanggang sa pag-aaruga ng isang kapamilya. Meron namang iba na kahit ilang beses nang pinagpakitaan ng milagro, hindi pa rin yun nakita dahil hindi magawang makontento. Ito na po yung mga schedule natin. Bilisan ninyo. Kakalma ka rin. Balang araw, kundi ako, meron isang mas malaking kumpanya na magigipit sa'yo. Kung ayaw mong ibenta ang kumpanya mo, hindi kita pinipilit. You and your lawyers can leave now. Narcy. Yes, Evie. Please show them their way out. Pakilabas na sila, please. I'm sorry, Bill. I wasn't thinking straight. This is okay, Bill. It was nice doing business with you, Eddie. And oh, about the karma you were talking about, I assure you, pababagsakin ko rin yun tulad ng lahat ng maharang sa harapan ko. Dahil ang totoong milagro na dumarating sa buhay mo, makikita mo lang kung bukas ang puso mo. At para sa mga magulang ko, malapit nang mangyari ang pinakamalaking milagro sa buhay nila. Ako yun! Perfect! Perfect ng lahat para sa Nathaniel ko. Ready? 1, 2, 3, smile! Yay! Ang ganda! Talaga! Halika, Denise! Ang makasama na ka! Sige, sige. Ready? 1, 2, 3! Smile! Rish? Bakit? Sumipa lang si Nathaniel. Paul, hindi naman natin kailangan mamuhay ng marangya, hindi ba? Ang importante, magkasama tayo. Bakit? Are you not happy? No, I am. I am very happy. Lagi nga ako nagpapasalamat sa Diyos eh. Sa lahat ng blessings na ibinibigay niya sa atin. Hindi. Para sa akin, ikaw ang pinakamalaking blessing sa buhay ko. Ikaw din, Paul. Lagi ako nagpapasalamat sa Diyos dahil pinakinggan niya ang mga dasal ko. Marami siyang signs na ibinigay sa akin na ikaw nga talaga ang binibigay niya para sa akin. Meron akong dalang bagong blessings. Meron akong bagong kliyente. Binyag. At nag-down ka agad. Kaya may pambayad na tayo sa kuryente. Sabi ko sa'yo eh. Hindi talaga tayo papabayaan ng Diyos. Siya nga pala, well, dumaan yung admin dito kanina. Well, magtataas daw ng renta kung mag-renew pa tayo ng kontrata. Doble? Hindi natin kaya to. Eh, kung hindi daw tayo mag-renew, makakaalis na daw tayo. Pero okay lang yun, Paul. Huwag ka mag-alala. Madali lang yan. Kaya natin yan. Makakaalis.
hanap tayo agad ng lilipatan, ha? Tingnan mo ko sila bago mayari. Nasaan si AVL? Excuse me? Gusto ko siya makausap. Of course! Maraming gustong kumausap kay AVL. Kaya nga ini-schedule natin eh. Meron ka bang schedule, sir? O kung wala, halika na po. Ayun po, elevator oh. Dali! Sandali! Sino ka ba? Me? I'm the nurse. I'm the secretary of the AVL. Ako lang naman ang in-charge ng lahat ng the schedules and the appointments. Hindi mo ba ako kilala? I don't think so. Kaya halika na po. Ika, yun lang po elevator. Wala ko kayo yata. This is with you, John. It do you a lot of good. Thank you. Help you with your blood pressure. Thank you. You know, I think I'll take you up on that. Ma. Thank you. Thank you, sirs. This way, sirs. I'm so glad to see you, anak. Kamusta ka na? Seems you lost weight, huh? Hindi kaya ta naalagaan ang asawa mo. Ma, anong ginawa niyo? What? Binili niyo po ang apartment building namin. Para ano, ma? Para taasan ang renta? Para mahirapan kami? At ma, huwag niyo pong sabihin sa akin na business lang yun. Napipitsugin lang ang property na yun para pag-interesan mo. Ma, kilala kita. Ginawa mo yun para gipitin kami ni Rachel. Para mahirapan kami, hindi ba? Bakit, anak? Nahihirapan ka na ba? Nararamdaman mo na ba ngayon ang hirap ng buhay ng isang mahirap? Paul, bakit kasi hindi ka palang bumalik lang sa akin? Ma, iwanan ko yung asawa ko? Of course! Ma, ano ba talaga ayaw niyo kay Rachel, ha? Everything. Siya ang klase ng taong hindi ko gusto. Lalo na para sa'yo. Isang taong umaasa lagi sa panalangin, sa Diyos, na para bang lahat ng sagot sa problema ay mahuhulog buhat sa langit. Ma, hindi tamad si Rachel kung yun ang sinasabi niyo. Hindi tamad. Tanga. Dahil umaasa siya na ang kaligayahan ay nanggagaling sa mga walang kabuluhang bagay katulad ng faith, love. Look at you. Where are you now, Paul? Ang taas ng mga pangarap ko para sa'yo. Kung sumunod ka lang sa akin, sana ngayon nasa Harvard ka na nag-aaral ng business. Preparing to be the next CEO, next president of this company. Pero ano, na-impluensyahan ka ng asawa mo. Na hindi mahalaga ang pera, na hindi mahalaga ang kapangyarihan. Hindi kayamanan, hindi kapangyarihan ang nagpapasaya sa buhay ng isang tao. Yan mismo ang katangahan na sinasabi ko. Sa mundong ito, pag mahirap ka at walang kapangyarihan, tatapakan ka lang, anak. And because you're worthless, kahit magsusumigaw ka, masasakit. Walang papansin sa'yo. Believe me, I know. Yun yung nangyari sa akin nang mamatay ang kapatid mo. Sana lang huwag mo maramdaman ang mga naranasan ko. Ma, tama na. Huwag na natin idamay ang kapatid ko. Pumunta ko dito para makiusap. You're wasting your time, son. Kung wala kayong perang ibayad sa apartment niyo, leave. Maghanap kayo ng ibang titirahan nyo. Ma! Anong hindi ko maintindihan? Kung paano nangyari sa atin to? Tayo na lang dalawang pamilya. Tapos ganito pa tayo. Believe me, anak.
I ask myself that same question all the time. Hindi ko lubos maisip kung paano mo ako nasaktan ng ganito. Alam mo, you were one of my most promising students in pre-med, Rachel. At sobrang sipag mo pa. Isipin mo nga na kahit working student ka, nagagawa mo pa rin maging top sa klase. Salamat po, ma'am. Wala ka na bang balak ituloy ang pag-aaral mo ng medicine? Sa ngayon, pamilya ho muna uunahin ko. Pero sa susunod, baka naman ho magkaroon ng oportunidad. Bakit naman ho hindi? Eto, itake mo to every day para sa baby mo. Salamat ho, ma'am, ha? Ayun, sir. Ayun. Ako, ma'am. Pasensya na po. May tumawid. Nakita ko nga pala yung mama mo kanina sa clinic. Resh, ano sabi niya? Tinignan lang niya ako ng para bang... Hayaan na lang natin siya, Paul. Basta ako, naniniwala pa rin ako na dadating ang panahon na matatanggap niya ang mga naging desisyon mo. Yung mga naging desisyon natin. Resh. Hmm? Hindi tayo pwede magtagal dito. Masyado itong maliit para sa atin. Lalo na pag andyan na si Nathaniel. Ah! Kasi naman eh, nag-cancel pa yung isang wedding ko, eh sana racket na yun, oh! Oh! Ay, naku! Ano ba naman yan, Paul? Ang init-init na naman ang ulo mo, huh? Paul, di ba sabi ko naman sa'yo, magtiwala ka lang sa Diyos. Ha? At ibibigay din niya sa atin kung anong kailangan natin. Pero sa ngayon, makontento muna tayo sa kung anong meron tayo. Hindi ba? Eh, anong magagawa natin? Ito lang yung kaya natin eh. Pero hindi naman ito masama. Okay naman ito ah. Ito ang ating munting palasyo. Pansamantala. Siguro pagod na siya. Halika na. Rish. Hmm? Hmm? I'm sorry. At pangako ko sa'yo, gagaan din ang buhay natin. Mas ang importante sa akin, nandito ka. At nandito ako, at nandito si Nathaniel. Anak ko, Nathaniel. Mm-hmm. Ah! Rish, bakit? Ang anak na yata ako! Ah! Halika na! Paul, dali! Halika, bilis! Push, yung Nathaniel ko. Tunay na
mo ba, anak? Nung bata pa si nanay, ito yung dinadasal ko. Tinuruto ni Lola kay nanay. At kapag malaki na ikaw, ituturo ko din to sa'yo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day, be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Sana nandito ang mama mo, no? Sigurado ako lalambot ang puso nun pag nakita si Nathaniel. Sorry to disturb you, AVL. Pero nandiyan po sa reception yung anak ninyo. Ano daw kailangan niya? Hindi ko po alam, pero kasama po yung apo ninyo, si Nathaniel. Sorry ha, hindi ko alam kung anong oras babalik eh. Kasi ang dami niyang meeting, dami niyang pinuntahan. Balik ka na lang sa ibang araw. Hindi ko pwedeng makita ang batang yun. Hindi pwedeng lumambot ang puso ko sa kanya. Hindi pwede. Pagod na pagod ka. Ito na nabili kong groceries. Nakiusap yung client ko. Bukas pa daw sila magda-down. Kaya bukas pa makakabay ng kuryente. Siya nga pala, Paul. Kailangan na natin bumili ng formula, ha? Hindi ka na ba nag-breastfeed? Konti lang yung lumalabas. Kaya tuloy umiiyak to si Nathaniel. Kawawa naman. Ay, sandali lang. Sana kanina mo pa sinabi sa akin para magawa ko ng paraan. Gusto mo makita yung pera ko? Ito, 20 pesos! Bakit ka sumisigaw? Bakit eh, kasi hindi mo na sinabi sa akin ito eh! Rach, sandali, saan ka pupunta? Rach! Maghahanap ako ng utangan. Usap mo na tayo. Pag-usapan natin ito. Yan tuloy. Anak. Anak, tinatama na. Huwag na iyak, ha? Sabi ng anak natin, hindi tayo magkaamay. Oo kasi. Huwag ka mag-alala, ha? Tago ako ng paraan. Paano? Ate yun, may lock yun. Sige na po, feeling nyo na. Para may remembers kayo. Thank you, thank you. Oh. Kunina? Thank you, ah. Good morning. Wala nang sakit si Nathaniel. Wala nang fever ang baby namin. Talaga? Hmm? Nathaniel, anak ko, hindi ka namin papapayaan.
pangako. Oo nga, anak. Paglaki mo, lagi lang kami nandiyan ni Dada para sa'yo. Kahit saan ka maging masaya, magiging masaya rin kami para sa'yo. I love you, my son. I love you, Nathaniel, my little angel. Tita, ikaw na nga may sabi. You like my work. You think it's fascinating. Sabi niyo pa nga, bagay ako sa advertising, di ba? So, tita, anong problema? Alam mo, Paul, wala ang negosyo ko kung wala ang tulong ng mama mo. I owe her too much. I'm sorry, but I have to go. Si Nathaniel. Madali naman yun eh. Pwede tayong magrelyebo. Ikaw yung mag-aalaga sa kanya kapag nagtatrabaho ako. Tapos habang nagtatrabaho ka, ako naman mag-aalaga sa kanya. Mahirap yun. Wala kang pahinga nun. Tsaka di ba ang usapan natin, ikaw muna bahala kay Nathaniel. Tapos kapag malaki na siya, doon mo ituturo yung pag-aaral mo. And then tutulungan mo ako sa pagtatrabaho, di ba? Okay, sana yun kung meron kang stable na trabaho. Kaya nga ginagawa ko ng paraan, di ba? Wala naman eh. Nagagalit ka na naman agad. Nagsasuggest lang naman Grace, ako. Grace, hindi. Hindi ako nagagalit sa'yo. Nagagalit ako sa sitwasyon. Fragments of glass that penetrated his skull. Kailangang matanggal ang mga salamin sa ulo niya before it gets to his brain and bloodstream and poison him to death. Dok, baka hindi ko kaya ng anak ko. Masela ng operasyon. And if the odds are not on our favor, the patient can go straight into a coma or magkaroon ng complications. Nothing is certain, pero isa lang ang sigurado ko, para mailigtas ang buhay ng anak nyo, we have to operate on him right now. Please save my son.
Diyos ko, nakikiusap po ako sa inyo. Iligtas niyo ang anak ko. Wala na akong ibang hihilingin pa. Iligtas sa loob na pagparawan nyo. I know you need the money for your son, Paul. Pwede kitang tulungan. Ilipat natin siya ng ospital. We can get the best doctors for him. Sabihin mo lang, maliligtas natin ang anak mo. Tanong kapalit ang tulong mo ba? Anak, wala akong hinihiling na kapalit. Oh, come on! Makakilala kita! Lahat para sa'yo ay negosyo. Kung tutulungan mo ako, sigurado may kapalit yan. Ano gusto mo, ma? Ha? Gusto mo hiwalayin ko yung asawa ko? Paul, wala akong sinasabing ganyan. Alam mo, ma, wag na lang. Gagawa ko ng sarili kong paraan. Pero salamat sa alok mong tulong. Napakabata pa ho niya para mahirapan ng ganito. Naniniwala ho ako. Ililigtas niyo ang anak ko. Iligtas niyo si Nathaniel. Pagalingin niyo ho siya. Pa rin ho siya. Alam ko, hindi niya siya papabayaan. Hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Nathaniel, my little angel. Alam ko, naririnig mo ko. Gising na, anak. Alam ko, matapang ka. Katulad ni Nainay. Gising na, anak. Huwag kang susuko. Anak? Anak, pasensya na. Di sinasadya ni Dada. Anak, hindi ko sinasadya. Rish, halos binenta ko na lahat ng equipment ko para sa pagbayad dito sa ospital. Pero kulang pa rin. Pero huwag kang mag-alala. Ha? Papahiramin ako ng pinsan ko ng pera. Samahan mo ako ipagdasal ang anak natin. I'm sorry kung bibira ako makipag-usap sa inyo. Hindi kasing tibay ng paniniwala ng asawa ko ang pananampalataya ko sa inyo. Pero hindi ko na alam kung kanino pa ako hihingi ng tulong. I have no one else to turn to right now. Iligtas niyo lang ang anak ko, and I promise you, I will be your servant. Just please, save my son. Ikaw ang nagturo ng tama.
Dok? Ano nangyayari? Dok, ano nangyayari sa anak ko? Dok, kausapin niyo naman ako, ano nangyayari sa anak ko? Sandali! Sandali, the previous student na po ako, Paliser! Dok! Dok, kausapin niyo naman ako, Dok! Dok, ano nangyayari sa anak ko? Utang na loob, kausapin niyo naman ako, Dok! Sandali, ano! Time of death, 11:11. Daniel, maligayang pagdating sa langit dahil ikaw ay isang kaluluwang walang kasalanan. Isa ka na sa amin. Isa ka na ngayon, Angel. Wala ka na sa tabi ko, kasi celebrate ko pa rin tong birthday mo. Pinapahirapan mo lang sarili mo sa ginagawa mo. Dahil sa'yo! Kaya namatay si na Daniel! Hindi mangyayari sa'yo ito kung may kapangyarihan ko. This has been different. Wala nang tumatawag sa langit. Naniniwala pa po akong may pag-asa pa po ang mga tao. Kung ayaw niyo pong maniwala, pababayin niyo na lang po ako sa lupa.